Magandang araw mga kaibigan. Isang kwento na naman, nakapupulutan ng aral, ang ibabahagi ko sa inyo. Betty, Betty, halika nga rito, lumapit ka sa akin. Lumapit naman ang kapwa kasambahay na si Betty kay Maricar. Tingnan mo yung babaeng gusgusin na nasa labas. Lagi ko yung nahuhuling nakatingin dito sa bahay. Nakakatakot. Naisip ko tuloy na magnanakaw yan. Wika ni Maricar. Nakita nga nila ang isang babae na napakarumi ng buong katawan, mahaba at tila napupuno ng agiw ang makapal na buhok at nanlilimahid ang gula-gulanit na damit. Lapitan ko nga at nang mapaalis. Nilapitan ni Betty ang babae na kanina pasipat ng sipat sa loob ng bakuran ng bahay na kanilang pinaglilingkuran. Hoy, bawal dito magtingin-tingin. Tsaka, hindi kami namimigay ng limos. Tinapunan lamang siya ng tingin ng babaeng gusgusin. Hindi naman ako manghihingi ng limos. Masama bang tignan ng malaking bahay? Balang araw, magkakaroon din ako niyan. Ah, nangangarap ka naman ng mataas. Oo naman, magkakaroon ka ng ganyang kagandang bahay kung gagayahin mo ang amo naming lalaki na si Don Mariano at ang asawa niya si Don Elvira. Natigilan ang babaeng gusgusin. Kumusta naman ang mga amo ninyo? Mababait naman sa inyo? Hindi ba ako pwedeng mamasukan sa inyo bilang kasambahay? Sa ngayon, parehong nasa ibang bansa ang mag-asawa para yata sa bakasyon. Oo, nangailangan pa kami ng isang kasambahay. Kailangan namin ng kusinera. Nagpapahanap nga siya sa akin eh. Baka raw may kakilala ko na pwedeng maipasok dito. Miss, pwede bang ako na lamang ipasok mo? Sige na, nagmamakaawa ako. Kailangan na kailangan ko kasi ng trabaho para magkapera ako. Tignan mo naman ang itsura ko. Araw-araw ay nangangalakal ako. At minsan ay kulang papabili ng pagkain ang napagbebentahan ko. Sige na, parang awa mo na. Kailangan na kailangan ko ng trabaho, ng pera at matutuluyan pag mamakaawa ng babaeng gusgusin. Sinulya pa ni Maricar mula ulo hanggang paa ang babaeng kausap. Kusinera ang hanap namin. Sa tingin mo ba, papayag ang mga amo namin kung makikita nilang di maliligo ako, magpapalit ng damit. Sige na, parang awa mo na. Ako na lamang ipasok mo bilang kusinera. Gagawin ko ang lahat upang mapaligaya ko ang mga amo natin sa pamamagitan ng mga luto ko. Muling pakiusap ng babaeng gusgusin. Dahil sa awa pinagbigyanin na Maricar at Betty ang pakiusap ng babaeng gusgusin na manilbihan doon. Dahil walang mga damit, ipinahiram muna nila ito ng damit at pinayagang gumamit ng palikuran. Nagulat sila nang makita ang malaking pagbabago nito. Paano'y kahit may edad na ang babaeng nagpakilalang si Mercedes, mababakas pa rin ang likas nitong kagandahan. Aba, kay ganda mo pala Mercedes. Anong nangyari sa'yo at naging palaboy-laboy at naging taong grasa ka? O sisa ni Betty. Naku, mahabang kwento. Teka muna, pwede na ba akong magluto? Gagawan ko kayo ng sample para naman matiyak nyo mismo na talaga namang marunong at masarap ako magluto. Anong gusto nyong ulam? Parehong sumagot sina Betty at Maricar na adobo. Habang pinagmamasdan nina Betty at Maricar ang mga kilos ni Mercedes, lihim silang nagtataka dahil tila alam nito kung saan matatagpuan ang sandok, pawali, siyanse, pati ang mga condiments na kailangan niya. Para bang kabisado nito ang loob ng kusina. Sa bagay, hindi naman nakapagtataka yon dahil hindi naman ganung kalaki ang kusina para hindi malaman kung saan nakalagay ang mga bagay-bagay. Nagkatinginan sina Betty at Maricar ng matikman ng adobo ni Mercedes. Napakasarap, bulalas ni Betty. Oo nga, ang sarap. Parang may kakaibang lasa na pangsosyal. Saan mo natutunan ang pagluluto nito? Untag ni Maricar. Ah, sa nanay ko lang din noon. Siguro naman, hindi ako mapapahiya sa amo natin kapag natikman niya ang mga luto ko, hindi ba? Makalipas ang tatlong araw, dumating na nga ang mag-asawang Don Mariano at Doña Elvira. Pagdating na pagdating pa lamang ni Don Mariano ay natigilan ito nang maamoy ang masarap na amoy ng ulam na nagmumula
sa kusina. Alam niya na ito ay ang paborito niyang kare-kare. Ang bango naman nun, sinong nagluluto? Tanong ni Don Mariano habang umiinom ng alak. Nakasanayan na nitong uminom ng alak sa tuwing uuwi ng bahay. Ay sir, may bago na po tayong kusinera. Hindi po ba sabi nyo, humanap kami ng kapalit ni Aling Luling? Naku, magugustuhan po niyo mga luto niya pag mamalaki ni Maricar. Sige, magpapalit lang kami ng damit at kakain na kami, nagugutom na kami. Nang makapagpalit na ng mga damit, dumulog na sa pagkainan ang mag-asawa. Natigilan si Don Mariano nang malasahan na ang kare-kare. Pamilyar sa kanya ang lasa. Sino ang nagluto nito? Sino pala ang kusinera? Ay, oo nga po pala sir. Tatawagin ko po. Mercedes! Mercedes! Halika! At gusto kang makilala ni sir. Natigilan sina Don Mariano at Doña Elvira nang marinig ang pangalan ng kusinera. At lalo silang nagulat nang makita ito na patayo si Don Mariano. Mercedes! Buhay ka! Namumutlang sabi ni Don Mariano. Nagulat ka ba Mariano? Oo, buhay na buhay. And I'm back. Nagulat sina Betty at Maricar sa paraan ng pagsasalita ni Mercedes dahil para itong isang tunay na donya. Namiss mo ba ang mga luto ko, mahal kong asawa? Walang papantay sa sarap ng luto ko. Tama ka, hindi nagtagumpay ang mga plano ninyo na ipatumba ako. Ibinaon niyo ako ng buhay para magsama kayo ng babaeng ito at idinuro nito si Doña Elvira. Matagal na panahon ako nagtiis. Hindi ko alam kung paano ko makakaganti sa inyo. Pero sa palagay ko, panahon na para ako naman ang mamayani. Hayop ka Mariano, pinagkatiwalaan kita. Pero gahaman ka sa pera, sakib ka sa kapangyarihan. Ngayong nandito na ako, sa akin na ulit ang bahay na ito. Maya-maya sumakit ang tiyan ni na Don Mariano at Doña Elvira. Hayop ka Mercedes, anong inilagay mo sa kinain namin? Sapat lang para sumakit ang mga tiyan ninyo. Pero huwag kayong mag-alala, hindi ko naman kayo uutasin. Hindi mo ko katulad Mariano, pero magsilayas kayo sa pamamahay ko, mga taksil. Lumayas na nga si na Don Mariano at Don Elvira sa bahay na yon. Hindi inaasahan ni na Betty at Maricar na parang nanonood sila ng teleserye sa naging istorya ni Mercedes at Don Mariano. Siya pala ang legal at tunay na misis, ngunit pinagtaksilan nito ng mister upang mapasa kamay ng solo ang kayamanan at magsama na sila ng kanyang kabit na si Doña Elvira. At ngayon nakabalik na si Doña Mercedes sa kanyang bahay at napalayas na rin ang asawa at ang kabit nito. Sinampahan ng kaso ni Doña Mercedes ang kanyang asawa at kalaguyo. At batay sa kanyang mga nakalap na ebidensya at saksi, nahatulang guilty ang mga ito at tuluyang nakulong. Ang dalawang kasambahay naman ay nanatili sa bahay at pinagsilbihan ng tunay na senyora.